So, nandito kami ngayon sa ano guys, habang inintay namin si Karen, nakalabas trabaho. Dito kami nakatambay sa Yokyo. Tapos, yun, nagpasyal-pasyal kami. Tapos, na... Itong school na to, sobrang ganda, malinis. Tapos, nakaka-inspire kasi maraming nationality na nag-aaral. Tapos parang open lang siya, parang UP. UP yung dating. Open ano lang siya. Kaya ayun, maganda. Tapos after nito, pupunta kami ng city. Mamasyal kami kasi yung kasama ko bibili ng bagong cellphone. Regalo niya sa asawa niya. Ayan. Kasi birthday daw bukas. Kaya bibilhan niya ng gift. So, tayo nandito sa mundo, normal lang sa atin na magkaroon ng problema kasi tao lang tayo. Tapos, yun, dumating sa atin yung mga pagsubok na maranasan natin sa buhay. Pero, huwag tayong dapat susuko kasi dahil sa mga pagsubok na yun, doon tayo matututo. Kung ano man yung mga madaanan nating mga pagsubok, dapat huwag nating isipin na pabigat or mahirapan tayo doon. Pero instead, magpasalamat tayo doon kung anong mga pagsubok na ibibigay sa atin ng Panginoon kasi doon tayo matututo. At i-apply natin yung natutunan natin sa pang-araw-araw natin na buhay para hindi na tayo gaanong mahirapan sa mga pagsubok na haharapin pa natin sa kasalukuyan. Gaya ng isang ibon na to, kahit na may kapansanan siya sa sarili niya, pinilit niya pa rin gumawa ng paraan para mabuhay siya. Pinilit niyang lumipad o maglakad kahit bali na yung paa niya, kahit bali na yung pakpak niya para mabuhay. Parang tayo din, tao. Kung mayroon man tayong mga problema, kahit mayroon man tayong kapansanan o mayroon man tayong sakit, huwag tayong sumuko. Kasi sa likod ng mga pagsubok o mga pangyayari na malampasan natin yun, mayroon tayong biyaya or maraming mga nagaantay sa ating mga grasya na bibigay ng Panginoon sa atin. Kaya subok pa rin tayong maging matatag, maging positive sa sarili, gawin hanggat makakaya natin para makamit natin yung gusto natin sa buhay. Yan o. 12 turkey pero hindi sila mailap. Lang natin lang yan o. Naghanap silang pagkain.
So, kumakain kami ngayon guys dito sa city. After namin namasyal sa Santa Lucia, Ilog City of Queensland. Tapos nag-order kami ng Japanese live cooking, yun o. Yan. Kasama namin si Anton ngayon. Kasi may bibilin kami dito sa city. Yan. Magluluto yan, live yan. So, ganito yung knife life sa city, oh. Guys. Dati, nung pagdating ko, 2014, medyo tahimik pa itong lugar na to. Pero ngayon, ano na, 2012 pala. 2012 ako dumating. Pero ngayon, marami nang namamasyal. Iba-iba na. Sobrang dami ng tapo. Ayan. Ito yung pinaka-center ng city, guys. Ayan. Sobrang dami ng namamasyal. Ito yung pinakasinter ng pinatayuan ko, yan. Yan. Ito yung pinakasinter. Ito yung tinatawag na Queen Street. Yan. Tapos may mga school dito. Sa bandang ito. Tapos doon banda, doon yung side ng riverbank. Yan. So ito yung iulitin ko, yung center ng Brisbane. Yan. Dito kahit sa city, oh, tingnan, may ibon at lalakad. Ito na, no? Oh, parang ano lang, pwede mo, yun. Yeah. Yung galing yung, naglalakad lang siya dyan, yan o, maraming mga tao, yan, parang wala lang, yan. Kung sa Pinas pa yun, wala. Ginawa na yung ano, kinatay na yun. Hinuli, tapos kinatay. Pulutan na yun. Galing, oh. O, yan, oh. Saan ba yun? Yun sa dulo na yun.